Hi! Good morning! Andito naman ulit tayo. Magluluto ako. As usual, healthy lifestyle tayo. So, andito ako magluluto ako ng ito. Tuna. Nakabili ako ng sliced tuna. Ayan, ang ganda-ganda, oh. Ayan. Nakabili ako ng sliced tuna. Sasabawan ko siya. Lagay ako ng kalamansi. Sinigang. Usually, ang ginagawa ko pag kalamansi, pag sinigang na sa isda. Anything, basta isda siya. Kalamansi lang ginagamit ko. Nagpapatanggal ng lansa. So, ito, may tuna tayo. Isang kilong tuna. So, lagyan ko siya ng talong. Ayan, talong slice. Slice ko ang talong. Lagyan ko siya ng talbos ng kamote. Ayan, marami kami na ko sa kapitbahay namin talbos kamote. Ayan, at saka may okra siya. Okra. Sibuyas. O, sibuyas bumbay o sibuyas dahon. At saka kalamansi. Ito yung kalamansi. Naka-prepare na siya para mamaya. So, siyempre, kailangan natin ng tubig. At saka kamatis. Ayan. Maraming kamatis kung kailangan. Okay lang yun. Okay? So, mag-start na tayo pagluto. Dito tayo. Ayan. Dito magluluto na tayo. Lalagyan na natin ng tubig. Yung katamtaman lang ang tubig kasi para hindi naman masayang. Kung ilan lang kayo, kung for example, 8 tao ang kakain. So, huwag mo naman sobrahan kasi mawawala na yung lasa ng isda. No? Ayan. Sisigyan natin. Ang aming ano eh, kailan ipapsindi-sindi. Sira na yung kanyang ano, igniter. Ayan. Tiis, tiis muna. Tiis ganda. Ganda muna tayo. So, lalagyan natin ng asin. Ayan. Asin. Asin. Mga isang kutsarang asin yun. Kasi half teaspoon. Tapos, lalagyan na natin yung kamatis. Yung kamatis, hindi ko siya ini-slice na malalaki, maliliit. Binibi ako lang siya sa gitna para matanggal yung kasi lulutuin naman natin eh. Patanggal yung kanyang skin mamaya buo. So, makakain mo siya na, na buo din. Kumbaga, makakain mo siya. Ayan. Ginaganyan ko lang si kamatis. Anyway, lalabas naman yung kanyang katak. Lagyan natin ang sibuyas. Ubusan. Ayan. Kukuluin muna natin. Pagkakulo, mamaya makikita natin. Lagay natin yung fish. Okay, check na natin. Ayan, kumukulo na. Pansin nyo, kulong-kulo na siya. So, kamatis, malambot na rin yan. Kita mo yan. Maganda ang amoy. Diba? Maganda raw yung amoy, sabi ni Beverly. Lagay na natin yung fish natin, isa-isa. Kulo na eh. Tinanggal ko pala yung ano nito, oh, kasi masarap ang balat nito eh. So, tinanggal ko yung kanyang kaliskis. Isa-isa yan. Marami to, kasi marami kami. Isang kilo. Isang kilo, kulang pa. Hindi. Hanggang mamaya. Pag natira, hanggang mamaya. Isang kilo, kahit sabihin mo 350 ang isang kilo nito, mura pa rin. Kasi kung kakain ka sa labas, hindi ka naman bibigyan ng isang kilo na one serving. E magkano isang serving ng ganyan? Diba? So, mura pa rin magluto sa bahay at kumain sa bahay. Yan. Papakuluin natin. Lagyan ko na yun ng asin, pero ay sure, kulang pa yan. Papakuluin muna natin. Go. Ayan guys, titingnan na natin itong ininit natin or pinakuluan natin na tuna. Ayan, kulong-kulo na siya. So, isa rin yan, pag, sa pagluluto ng isda, lutuin mo maigi para hindi siya malansa, maalis yung lansa niya. Kasi yan, lutong-luto na siya, kanina pa yung kumukulo. Lagyan natin yung mga gulay. Sabay-sabay na yan. Ganun lang kasimple ulam yan. Ayan, okra lagyan natin. Yung iba nilalagyan pala ng sitaw. Ayan, okay din yun. Pero, ito lang yung available sa bahay. Hindi pa ako nakakapamalingke. So, okay na rin to. So, palalambutin lang natin sandali. Tapos, umaya, titikman na natin ang lasa. Okay?
Okay, check na natin yung lagay natin mga gulay. Ayan. Oh, masalo siya. Okay, malambot na ba? Ayan, tamang-tama. Paglambot niya, lagay na natin itong talbos ng kamote. Ito siya masyado malambot, pero okay na yan. Sabay-sabay na yan sila. Pabango lang. Tanggalin din natin mamaya. Ayaw ng ate ko ng ano, manghang. Kaya, tanggalin natin agad. Tama na natin. Pwede na yan. Tikman ko na lang. Tignan ko na ng kalamansi. Ayan. Lagay natin si kalamansi. Huwag natin ubusin kasi baka umasin na siya sobra. Pero wala nang problema kasi it's all natural, no? Hindi ako gumagamit ng mga artificial na pampaasin. Meron pa akong ano dito, kamyas. Kung minsan, masarap din yung kamyas. Isigang mo yung hipon sa kamyas. Sarap. Diba? Yan, mga ano yan, mas healthy sila kaysa sa yung mga artificial. Ano muna natin? Ano na ang lasa niya? Kulang pa asim kasi marami ubusin na natin. Siguro mga 10 kalamansi na malalaki yun. Ha? Tapos pinakahuli lang kinatin ng konting bechin. Yan yung sukatan ko sa bechin, parang 1/4 teaspoon lang. Marami, pero konting bechin din naman masama sa katawan. Kaya ng katawan yun. MSG. Kahit si Sister Bing, naalala ko. Sister, shout out kay Sister Bing Serbol, yes. Siya ang nagsasabi na bechin din ginagamit niya, tsaka hindi masama sa katawan. Kaya ng katawan yung gano'n. She is a chemist pala siya sa mga, ano, teacher, chemist teacher sa Makati Med. Kaya naniniwala ako sa kanya. Diba? Yan. Tikman na natin ang asin niya o yung alat. Sarap. Nagdagan ko konting asin. Medyo kong lang pa sa asin. Ayan. Okay na. Okay siya. Meron na akong sinigang na mayroong isdang malaki. Ayan. Okay, tipan na natin to guys. Lagyan natin dito. Yan, bumbuo. No, bumbuo. Siyempre, gulay. Pampahaba ng buhay. Yan. Gulay, pampahaba ng buhay. Yan. Init. Init naman. Sabaw, mahilig sa sabaw. Sino mahilig sa sabaw? Yan. Patayin na natin. Kasi baka masobra na. Yan, tikman natin. Okay, tikman na natin yung luto natin. Luto nga. Init. Sarap. Sarap, tamang-tama yung asin niya. Tsaka wala nang lansa nung ano, nung fish kasi. Ano siya, kalamansi. Pwede ito na yung lunch mo, pero mga ganito kasing ulam, adobo tsaka ito, kailangan mo ng rice. Kaya, pwede na rin mo ng rice, nasarap naman. Hindi masyado mahalat. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyo masyadong alatin yung luto niyo. Kasi may tendency pag maalat, maghahanap kayo ng matabang, which is yung rice. Kailangan mo talaga ng rice. Pero, ang sarap ng fish. Kasi, ano siya, fresh. Walang malalasahan mo siya na talagang masarap lang lulukin.
Minsan kasi may mga style ko hindi fresh. Parang makapi siya. Teka. Lulugin ko muna. Try nyo itong recipe na to. Tsaka kita-kita ito ulit tayo bukas. Bye!